Uwian at araw ng Biyernes. Tapos, ito yung makikita mo sa EDSA. Talagang mapapasabi ka na lang ng salamat at may EDSA bus carousel. Kakababa lang natin ng ferry dito po sa May Kalawaan Station and dumiretso nga tayo dito sa City Hall po ng Pasig City. So yes po, magandang araw and welcome po muli sa ating video today at tayo nga ay naligaw dito po sa Pasig City. At dahil nga pwedeng-pwedeng lakarin mula doon sa Kalawaan Station papunta dito sa City Hall po ng Pasig, kaya ayan, andito tayo ngayon naglalakad sa kanilang elevated walkway. So meron kayong option po, no, kung pupunta kayo dito sa may City Hall or sa ibang area within the City Hall po, no. Pwede kayong maglakad dito sa may sidewalk nila sa baba or dito po sa taas kung ayaw nyo ng ma-interrupt habang naglalakad. So pwedeng-pwede po dito sa kanilang elevated walkway. So tara, samahan niyo po ako today at pasyalan natin, no, dahil sobrang tagal na rin yung last na punta natin dito sa City Hall po ng Pasig, parang 2019 pa. At dahil nakita ko nga sa mapa kanina na pwedeng-pwede palang lakarin magmula doon sa Kalawaan Station papunta dito, kaya eto, mag-update na rin po tayo. So yan yung City Hall po ng Pasig City. And tingnan nyo naman, napakalinis din talaga dito. And yung paligid ng City Hall nila ay napakadaming puno. And laking bagay din talaga nung ganitong klase, no, na mga elevated walkway, dahil for safety na rin ng mga pedestrian, no. Pansin nyo, parang ito na siguro yung pinakamahabang footbridge or elevated walkway, no, dito sa Metro Manila. Actually, yung simula ng video natin, hindi pa po doon yung talagang pinakasimula nitong footbridge dinadaanan natin ngayon. And nakita nyo naman, no, na grabe hanggang doon pa sa pinakaunahan yung footbridge na to. Ayan po, tingnan nyo. So ngayon pababa na tayo and punta tayo dito sa may harapan, no, nitong City Hall po ng Pasig City. Actually, laking bagay din talaga nitong ganitong klaseng daanan, dahil unang-una hindi na kailangang tumawid, makipagpatentero ng mga pedestrian, no. Tuloy-tuloy lang yung lakad natin doon kanina sa taas and syempre uninterrupted na rin yung mga sasakyan na dumadaan dyan sa paligid. So ito po yung pinakaharap ng City Hall po ng Pasig City. Ayan, on left and right side po ng City Hall ay mayroong park na may napakadaming puno, laking bagay sa mga dumadaan, namamasyal or bumibisita dito sa area, dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon ay may mga lugar na pwedeng pagpahingahan yung mga tao dito. So yan po yung harapan, nasa ika 450 taon. Grabe, ganun na katagal. And yan yung footbridge na dinaanan po natin kanina, na talaga namang napakahaba. So tayo muna ay makikisilong sa lilim ng mga puno dito sa park. Pag ganito pong napakainit ng panahon, parang luxury yung tingin natin sa mga puno, dahil iba talaga, no, yung temperatura pag nandun ka sa lugar na walang puno as compared dito sa mga park or paligid or area na may mga puno. So laking bagay ito sa mga namamasyal dito, mga may transaction po dito sa City Hall.
So after natin sa City Hall ay andito na po tayo sa Kalawaan Station. Bale, ito yung last trip nila dito papunta po ng Guadalupe. So ito yung station nila. Actually parang ito yung isa sa pinakamagandang station ng Pasig River Ferry, no? Dahil merong park, basta maganda yung paligid niya dito, no? And mas maluwag as compared sa ibang mga stations. At solong-solo natin yung ferry ngayong hapon. Ayan, kita nyo naman, ako lang po yung sakay papunta ng Guadalupe. Mas maliit po itong bangka or ferry na sinakyan natin kumpara doon sa ferry na sinasakyan natin mula doon sa Guadalupe papunta po ng Escolta, or galing Escolta papunta po ng Guadalupe. So pabalik na tayo ng Guadalupe and titingnan natin yung sitwasyon ng traffic dahil malapit na pong mag-uwian dito sa may EDSA. At ito na nga po, andito na tayo sa may Guadalupe Station ng MRT3. Araw po ng Biyernes and mag-uuwian na rin. Ito po yung sitwasyon ng matinding traffic sa bahaging ito po ng EDSA. So nakita nyo naman, no? Magkakasama yung mga private cars at mga motor. At syempre, yung dedicated na bus lane para sa EDSA Carousel. So mapapasabi ka na lang talaga ng salamat at meron tayong EDSA Bus Carousel. Although meron pa tayong isang option naman noon na pwedeng sakyan, yung MRT Line 3. Pero syempre dahil pag ganitong rush hour na din po or uwian, eh talagang punuan din po ang ating MRT 3. Kaya laking bagay na merong additional mode of transportation na pwedeng sakyan, no, yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila, dito nga sa EDSA Carousel Bus. Ayan. So panoorin muna natin ulit yung mga nagaganap. Maging mga nakamotor po ay talagang siksikan dito sa right side ng northbound nitong EDSA. And kung makikita nyo, no, mukhang nawala na yung bike lane sa bahaging ito po dahil nga sa siksikan yung mga sasakyan dito. Ito naman po yung sitwasyon ng kabilang side ng Guadalupe Station ng MRT3. Yung nasa right side natin, no, pa southbound mga papunta ng Pasay, Makati, Parañaque, dito naman sa may left side papunta ng northbound yan, mga papunta ng Cubao, Kamuning, North EDSA. And kanina kakadaan lang ng tren ng MRT3. And kitang-kita yun naman, no, yung EDSA Carousel Bus natin. Ayan, napaka-smooth ng biyahe. Yun nga lang, sa kabila ng mabilis, smooth na biyahe sakay ng EDSA Bus Carousel ay yung struggle din talaga ng mga mananakay dito, no? Lalo yung pag-akyat panaog sa iba't ibang mga station at yun din, no? Yung mahaba-habang lakarin papunta doon sa mismong sakayan ng bus. Kung makikita nyo sa ating video, hindi siya ganun ka PW friendly and ganun din sa mga kababayan natin na mga senior citizen dahil medyo struggle din talaga yung akyat panaog sa iba't ibang station po ng EDSA Bus Carousel. Kung nakikita nyo sa ating video ngayon, mahaba-haba pong lakarin, no, papunta doon sa mismong sakayan ng bus. Although may mga iba't ibang hakbang na rin na ginagawa ang ating gobyerno ngayon, no, gaya nung paglalagay ng mga elevator doon sa mga footbridge para nga mas maging madali para sa mga mananakay ang pagpunta dito sa mismong sakayan po ng bus. So talagang nakakapagod at nakakahingal, no, lalo yung paakyat dito sa ibang mga stations po ng EDSA Bus Carousel gaya dito sa Guadalupe at isa pa, no, yung na-try ko doon sa may Ortigas. Talagang
nung unang beses kong bumaba doon ay parang ayaw ko nang umulit. So napaisip lang ako paano naman kaya yung mga kababayan natin na mga senior citizen na sumasakay nga ng EDSA bus carousel kung ganito no, matinding akyatan and babaan sa mga hagdan yung eksena. Kaya nga laking bagay yung paglalagay nila no ng mga elevators doon sa mga footbridge para rin maging accessible para sa kanila. At ito, papunta tayo ng Cubao at dito nga tayo sumakay sa Guadalupe Station po. So ayan, dyan po muna yung ating update dito po sa EDSA Bus Carousel. Marami pong salamat, God bless, and ingat po tayong lahat.